Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, oh guys. Let's go! Ito, no? Alabi ko yung nakwento nito ni Trillanes. Nakakapag-inasa itong mga ito, no? Sa pagkatapos po, pag iba na administrasyon, aba, may bago pa rin kayong kwento kay Trillanes, ay kay Pangulong Duterte. Ang lupit talaga nito ni Trillanes. Yung kasangkapan niya rin, yung si Las Cañas. Okay. Ito po, si Sanit Trillanes. O, pinapashare niya po. Pakishare po para malaman ng mga Pilipino na si Duterte ang pinuno ng drug cartel sa Pilipinas. Grabe na pong akusasyon to. Drug cartel po. Dati ang inaakusan niyo lang po, ha, kaya Pangulong Duterte, yung mga human rights violation sa war on drugs. Ngayon, drug cartel na siya. Yung presidente galit na galit sa droga, siya na ngayon ang drug cartel. Wala pong ebidensya, wala pong makita. Alam ko po sa mga drug cartel, eh, super yayaman. Super yaman po ng mga drug cartel. Tingnan niyo po yung bahay ni Pangulong Duterte sa Davao. Sabihin niyo po sa akin kung yan ba ay tirahan ng isang drug cartel. Antindi, no? Antinding akusasyon nito. Ang tanong lang, Sanit Trillanes, deport, may naniniwala pa ba sa'yo? Yun yung tanong doon. Kung may naniniwala pa ba sa kanya? Bukan senador ngayon, o kaya Caloocan mayor. Tignan natin kung may mapapaniwala ka pa. Ano man ang takbuhan mo? Antindi, drug cartel? Antindi nyo talaga? Ayon daw yan kay Las Cañas. Mahilig ka talaga sa mga ganyan. Bikoy-bikoy na naman ba yan? Malupit talaga sa mga wentong barbero to si Trillanes. Eh. Punarin, ito po si Drillo. Ano ba? Nagbibigay po ng payo sa ating pang dapat gawin sa ICC. Tagapayo na po ba? Grabe, no? Naging unity po talaga. Dati po, no? Yung dati pong sinasabi nila, pinoproblema dati yan. Paano pag yung dilawan ang gustong makipag-unite dito sa administrasyon. Eh noon pa lang po sinasabi ko na putya, parang mahirap yata 'yan. Dilawa na makikipag-ano. Ngayon po, katotohanan na. Yung mga dilawa. Mahalata niyo, nag-stop po ng atake dito po sa kasalukuyang administrasyon. Particular po kay Pangulong Marcos. Lahat po sila nakapokus na lang sa mga Duterte. Ito po ay mula kay Manny Piñol. Si Bush short-lived 20 kilograms rice, a perfect example of press release food security program. Tama eh, no? No? Alam niyo po, napuna lang natin. Parang ang galing po sa press release, no? Ng gobyernong ito. Ng kasalukuyang pong gobyerno. Magaling po sa press release. Katulad niya, no? Yung 20 pesos. Nabigas po sa Cebu, no? Putya, ang laki pong event niya. Nagtatakal mismo ay Speaker of the House. Wala po bang announcement mula po sa Speaker of the House kung ano po ang nangyari dun sa pagtatakal niya ng 20 pesos na bigas? Wala lang, isang araw lang, okay lang po 'yun. At least na-picturean kayo ganun. Ako ang dating noon, ano eh. Parang at least may remembrance ako, parang ganun 'yung pagkakasabi, ano, may remembrance ako picture. Ang dating sa akin nun, yun nga, ito maganda yung sinabi ni Piñol. Press release food security program. No? Yung 20 pesos na bigas, isang araw lang tinagal. Ang dami po niyan eh. Pati po yung paano po sila mag-press release sa Maharlika Fund, di ba? Ito ay may mga inalok na. Tignan niyo no nakaraan na ang press release nila sa Maharlika Fund, inalok na. Yung Maharlika Fund sa mga sa Southeast Asian countries yata. Parang yun, naalala ko na. Yung pong pinagmalaki rin po to ni Speaker Romualdez.
na yun daw pong inatina nila na Inter-Parliamentary Congress o kung ano man ang tawag doon. Yung lahat po ng mga congressman, mga senador at mga mamba, di ba? May ginanap po dito sa Pilipinas. Pinagmamalaki po, inalok na namin ang Maharlika Fund. Wala pong sinabi kung magkano po, kung meron po bang tumalima sa Maharlika Fund. Kung di inalok pa lang. Pero naka-press release na, nakala mo eh, may maganda na magaganap. Halimbawa pa po yung mga ni Manny Piñol na mga press release program. Di po ba? Yung mga walang kamatayang pledges. Alam ko, umaatake nito kayong mga Dilawan. Wala na umaatake, Dilawan ngayon. Wala na. Wala na tayong atake ngayon. Tindi, no? Ano ba nangyari? Gulong-gulo din ako. Bakit po biglang nawalan ng atake ang mga Dilawan at nasentro kayo kay Duterte? Unholy Alliance. Okay, punta po tayo dito sa iba pang tweet. Ito po. Ang sabi, reaction po nila, no? Reaction po ni Rodolfo Medrano dito po sa pagiging number one ng DepEd. Sakit po sila eh. Nasaktan po ba kayo? Number one po yung DepEd. Lahat ng paninira, ine-expect nyo siguro, wasak na wasak na. Ha? Wasak na wasak na si Sara Duterte at ang mga Duterte sa mamamayang Pilipino. Ito po ang sinabi, kahit wala pang nagawa, most trusted and best performing government agency na, ang puta. Oktang ina nyo, sabi. Ha ha ha. Masakit po ba? Yan yung sinasabi ko matagal na eh, no? Hintayin natin yung susunod na survey. Kahit na ano pang survey yan, at tinitiyak ko sa inyo, yung simpatya ng mga tao nasa mga Duterte. Hintayin po natin yan. Ulitin ko po ha. Kayo, pinasasamahan nyo yung war on drugs. Kailan po naging masama? Alam ng taong bayan. Hindi masama ang war on drugs. Alam ng taong bayan, yan yung nag... Hindi para sa akin, mga kaibigan, hindi naging masama ang war on drugs, mga kaibigan. Para sa akin, mga kaibigan. Kasi yung para sa inyo is, may mga kanya-kanyang opinion tayo, mga kaibigan. Respeto na lang din. Yun ay para sa akin lang, mga kaibigan. Para sa akin, hindi nakasama ang war on drugs dito sa Pilipinas. Ang tingin ko dun, mga kaibigan, ang laki pa nang naitulong niya sa Pilipinas. Yan po yung nagpatahimik sa Pilipinas. Totoo. Pero lahat kayo, lahat ng nagpo-pronounce na masama ang war on drugs, meaning lahat po ng gustong papasukin yung ICC niyan, kayo po ang tunay na kalaban ng bayan. Opo, uulit-ulitin din namin. Mag-aala Dilawan kami. Uulit-ulitin namin yung mga anti-war on drugs, sila ang tunay na kalaban ng bayan. Huwag niyong babaliktarin. Mga ICC, utot niyo. Kala niyo kayo lang marunong magpaulit-ulit? Okay. Anong wala nagawa ang DepEd? Hindi ka ba nakikinig? Di ba umangal kayo? Pinatanggal ni BP Sara yung mga nasa classroom bago magpasukan? Di ba inangalan nyo yan lahat? Bakit nagpapatanggal ng mga dekorasyon sa classroom? Yung matatag curriculum, ni-review. No? Paalala lang natin sa mga to, ni-review. Nang DepEd ngayon, yung K-12 curriculum, nag-introduce ng matatag curriculum. Ano po ang mga pagbabago? Inuntian ang mga ituturo. Saan katutakan tinuturo kaya hindi natututo yung mga bata eh. Sinisiksik yung maraming impormasyon. Too much information. Yan po ang napuna ng DepEd ngayon sa pinapatupad na K-12. Kaya po unti-unti. Ikalawa, binawasan po ng trabaho yung mga teacher. Magtuturo na lang ang mga teacher ngayon. Binawasan yung mga contest. Binawasan yung mga pinakakarga ng mga ibang departamento. Ang dami pong pinapakarga sa DepEd. Pero biro, mabuti nga si BP Sara naging secretary. Lahat po yan nagpapakarga. Miski po ultimo pong kampanya laban sa kagat ng aso. Miski po yung mga pag-eneksyon, pagbabakuna ng DOH. Lahat po, feeding program, lahat po ng tarbaho ng iba, ipinapasan nila lahat sa DepEd. Ano pa po? Okay. Nabalitaan niyo ba tuwing Biyernes? Nakalimutan ko lang yung tawag, di ba? Magbabasa. Magbabasa yung mga bata. Bakit? Eh kasi ampun po natin naririnig tong mga salita na to. Pati po mga grooming. No? Grooming po sa mga estudyante, ng mga teacher, ng mga Johnny Baby, ng mga Jaguar. O, tinututukan po ng DepEd. Tapos sasabihin nyo, wala. Eh, kaya pala kayo mga talunan. Eh. Kaya pala wala nahihita sa inyo yung mga taga-post ninyo sa X, dating Twitter, mga walang alam sa ginagawa ng DepEd.
At ang pinaka-importante pong ginawa ni VP Sara Duterte, buhat nun siya ay nag-DepEd. Alam niyo po kung ano? Binalik niya po ang face-to-face. Hindi niyo alam yun. No? Panahon na VP Sara doon. Marami pong magulang ang natuwa sa face-to-face program. Sa face-to-face na po ang education. Sino po yung kumukontra sa face-to-face? Sila din. Yung ACT teachers at iba pa. O, ngayon, magtatakaya kayo, sasabihin niyo, wala namang ginagawa, bakit number one? Akala niyo lang walang ginagawa. Kasi bulag. Bulag kayo sa mga ginagawa ng mga Duterte. Nagbubulag-bulagan lang yan, mga kaibigan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.